Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang nangyari sa isang Hapones. Ayon sa bagong report mga tol, nagpositive sa cannabis at pinagbabawal na substance si Kazuto iOka. Ito ang kasalukuyang WBO Super Flyweight Champion. May kartada na 26 wins, 15 knockout, may dalawang talo, may edad na 32. Malaking epekto sa karir ni Kazuto iOka ang pagkakaroon ng chemical sa katawan. Illegal ang cannabis sa Japan Boxing Commission, isa ito sa mga pinagbabawal na gamot sa drug test. Kaya malaki ang posibilidad na masuspindi si Kazuto iOka at mabakante ang titulo. Kung mangyayari ito mga tol, kailangan paglabanan ang bakanteng WBO. Kung tignan po natin sa ranking, number 1 ang Thailander na si Rong Bisay, pangalawa si Francisco Rodriguez, pangatlo si Donny Nietes at pang-apat naman si Roman Gonzalez. Ang mangyayari dito mga tol, mawawala muna si Rong Bisay sa ranking ng WBO dahil nakatakdang labanan ang number 3 contender sa WBC na si Carlos Cuadras. Kaya ang number 2 at number 3 na si Donny Nietes ang may posibilidad na maglaban para sa bakanteng titulo. Pero wala pa naman official na pahayag mula sa Japan Boxing Commission kung matuloy na masuspindi si Kazuto iOka. Sa ibang balita naman, Conor McGregor hinamon si Kamaru Usman, balak umakyat sa 170 pounds si McGregor. Ginagaya na daw ni Kamaru Usman ang signature move ni McGregor kaya gusto niya ito labanan. Sumagot naman ang champion na si Kamaru Usman. Kung matamaan daw niya si McGregor, siguradong matutulog. Natulog na daw si McGregor sa 155 pounds, paano pa kaya sa 170 pounds na mas malakas ang patama? Magandang laban din ito mga tol kung umakyat si McGregor sa welterweight division. Pero delikado din kalaban si Kamaru Usman, may power at magaling sa wrestling. Kailangan manalo muna si McGregor sa pangatlong laban kay Dustin Poirier, mangyayari na po sa July 11. Kung makabawi si McGregor, sigurado mas mabenta ang laban niya kay Kamaru Usman. Sa ibang balita naman, Shakur Stevenson interesado labanan si Emmanuel Navarrete. Pero kailangan pa daw umakyat ng division si Navarrete para maikasa ang laban. Balak naman ni Navarrete maging champion sa maraming division kaya may posibilidad na umakyat ng timbang sa super featherweight. Pero magtatagal daw muna si Navarrete sa featherweight dahil gusto din niya maging unified champion. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.